Hi guys, good morning again. This is Yoli Breeze from Sus Gardens. I would like to share with you on where I planted my mother plants kasi dumami na sila ng dumami dahil palagi kaming nagpo-propagate almost every day. So ngayong umaga guys, I will share with you on where I planted my mother plants para anytime na may order kami ay dito lang kami kukuha sa aming mga itinatanim na sa lupa. Welcome and journey with me today. So guys, ito ngayon si Brazil, Philodendron Brazil. So nung nagsimula talagang nag-full moon siya and then nung pinakapit ko siya sa puno ng palm tree. May mga palm trees kami nandito sa likod ng bahay. So dito namin siya tinatanim para magkamayroon kami ng aming mga mother plant. So, dito lang kami kukuha kung kailanganin. Ito naman siya, si Lady's Finger. So, ayan, pinapakapit din namin siya. Kasama ng mga Syngonium. Ito naman siya, si Pink Splash na Syngonium. So, dito namin sila pinapakapit, guys. So, itutour ko kayo ngayon dito sa aming mga palm trees. Marami kaming palm trees dito sa likod ng bahay namin. There are maybe about 10 varieties of this. So, yung mga nag-overgrow na namin ng mga Epipremium Pinatum Albo, Epipremium Pinatum Aurea, dito namin sila nilalagay. Ngayon, nilalagyan namin sila ng coconut husk or tawag dito hollow blocks para ma-hold yung kanilang lupa. So, ganito guys, nakita nyo, ang daming mga palm trees, hindi po ito new, mga palm trees ito guys. So, may mga Holland varieties din kami. Ito yung unang dumating na mga Anthurium Holland varieties noon, way back 10 years ago. So, dito kami kumukuha ng mga propagation din namin, guys. So, nandito sila. Hindi naman sila karamihan. Pero, we were able to keep some of the varieties, the Holland variety. So, lahat ng mga katulad niyan, those are the reverted Florida Beauty, nilalagay din namin sila sa puno. So, dito din namin sila pinapakapit. Kasi may mga bumabalik din kaming mga reverted na mga Florida Beauty na bumalik yung variegation nila after a while. Kani siya guys, ay ito, naku nagbisaya ako. Ito siya guys, ay si Florida Ghost. Tingnan mo. Ang laki no? So, gustong-gusto niya ditong ilagay. Ayun, nilalagyan namin siya dito ng coconut husk. Tapos, dito na namin siya pinifertilize. So, yan. Meron din kaming kastanyas. Ito si kastanyas na gagawin kong bonsai. So, ibubonsai ko rin ito later on. Dito rin sa ilalim ng mga palm trees, meron kaming mga guzmanya. Ayan, si guzmanya ito. Dito din namin nilalagay yung mother plant namin na si Monstera. Philodendron Monstera Japan cultivar. Ito siya guys. So dito kami kumukuha ng kanyang mga tapkat para yun yung padamihin namin. Tapos dito naman sa tabi niya, nandito si si Syngonium Aurea. Tapos nandito si Selverian. Syngonium ulit dito. At meron din kaming standuliana dito na si Aurea. So, ayan. So, nandoon siya guys. Oh. So, dito kami kumukuha ng mga mother plants namin. Dito rin kami kumukuha ng spores para sa aming fern. So, yan. Nakalagay lang din siya dito sa ilalim. Sa tabi-tabi. So, guys, when you have plants na overgrown, itanim nyo lang sa lupa. Nandito rin guys, si Gigantium na reverted. Hopefully, nababalik siya pero talagang ang laki na ng puno niya. Nag-revert siya guys. So, nilagay namin siya with the
Florida sunrise ito. Florida gold, they call it. So, yan yung mga mother plants namin, guys, na nandito sa likod. So, makita nyo na we are trying to keep all the mother plants and planted them on ground para pag kailangan namin at may order, dito kami kumukuha. So, if you want to grow big in your journey with the plants, guys, do this way. Buy one, propagate the mother, plant it on ground. So, ito naman si Adanso ni Ay natin. Ito siya si Aurea. Binili ko ito sa Holland noon. Sige lang, pabayaan mo kung nagkaganito siya kasi nasa ground naman. Ito naman siya si Albo. Medyo hindi pa siya nagbigay ng variegation na puti. But then eventually, bibigyan ka rin yan based on my experience. So guys, yun yung aking isi-share sa inyo ngayon. Tips kung saan mo ilalagay yung iyong mga mother plants. Kung sakali hindi ganoon kalaki yung lugar ninyo, just do it sa malaking pot. Tapos lagyan nyo ng pole, doon lang kayo kukuha ng inyong mga ipupropagate na mga tanim. So, sa ngayon, ito yung ginagawa ko and I am sharing it with you so you will be encouraged more to go into planting and propagation. God bless everyone and I hope you enjoy. For those that are not yet subscribing, please do subscribe and click the notification bell so you will be notified when I have a new vlog. God bless and be happy.